What's up mga ka-fish dads, your fish daddy Jess, and welcome back to my channel. So ngayong araw na to, pupunta po tayo sa creek para manguha ng mga tubifex worms. Yes, alam nyo ba guys na ang tubi ay isa sa ginagamit naming mga breeders para i-condition yung mga breeder na isda kasi mayaman yun sa protein. So daanan natin yung mga boys at tayo pupunta sa kuhanan ng tubi. Minahan ng ginto guys, let's go. Mga lodi natin. Mga lodi sa ML. So pupunta na kami ngayon dun sa creek para kumuha ng tubi. Siyempre gamit yung net at yung ating balde. Let's go! Saan si Bot? Wala, nagkarang. Ay, garang pala sila. Ganito lang po kami sa probinsya. Libre lahat ng live food. Province delight. And so yan po si Inaka Green, si Kuya Maya. Oops. And si Lodi Mix. From Bulacan pa po yan. From Bulacan pa po yan mga lods. Wala nang pagkain. Wala nang pagkain na. Wala nang tubig. Actually yung kuhanan natin ng tubig guys, mga ka-fish da, ano, last year pa namin alam yon, kaso ngayon lang namin napagtanto na humuli, kumuha. So maganda talaga siyang pampakain lalo sa mga beta kasi yung fry mabilis na lumaki, yung mga grow out natin, no? Maling asaw na po yung alam nyo na yun. So nandito na tayo. Nandito na tayo guys. Medyo masangsang nga lang. Ayan na. Ayan na yung hukunin natin. Miminahin natin yan guys. More. Meron pa dun. Ayan. Dito po talaga yung mga gustong gusto na pinupuntahan ng dito talaga nagta-thrive yung mga tubi, no, sa ganito medyo polluted na mga creeks. Ayan, gumagalaw-galaw pa po yan, mamaya zoom natin yan guys. Pasintabi po sa mga kumakain. Linisin natin dito ngayon sa creek. Dito sa part na to malinis kasi ito yung taas eh. Balik banda dun sa baba. Puro kasi ano na nun. Kain na ng baboy. Linisin lang natin. Yeah.
Ayan guys, mga kapisda, ayan na po ang inyong corned beef. Ay, naku po. We got some visitors. Ay, meron tayong bisita, mga kapisda, ano. Zoom mo nga, Brad. Mr. Big Geographer. Ayan, no. Nakakita po na nakadikit sa tubig. Nagme-merienda ng tubig, bro. Yucks. Yung mga kapisda, ganyan po ang linta dito sa amin. Mga Brad. Eww. Pagkapalim mo sa inya. We call it parasite. Ayan po. Uy. Pag dumikit sa yung green. Uy. Bigla na lang nadikit dun sana sa tubig kanina. Hindi lang matatanggalin yan pag dumikit. Ayun nga no, mga kapisda. So 50% ng linis yan. At tanggalin natin yung mga dumi. Medyo may mga normal lang naman na merong mga sumasama na natatanggal, yung mga umihiwalay doon sa grupo. Okay lang yon kasi bababa rin naman sila doon. O di kaya kakainin na sila ng mga isda. May mga wild guppy pa kaming namataan dyan. So, nakuwalan namin yung mga male. Kaya, syempre, ano yun, di naman namin bibenta yun. Lalagay lang sa aquarium, pang display lang. Tapos may mga wild guramis din doon. Bukod sa wild guppy. So, yun. Tuloy natin mamaya. Tingnan natin yung corned beef natin kung ayos na. Ayun o mga kapisda. Akala ko kanina mga isda lang nandito. Meron pa rin pala ditong aquatic plant. Di nga lang namin alam kung anong ID nito. Pero mukha siyang... Ewan ko, mukha siyang hornwort. Pero mas maninipis lang yung kanyang... wala naman siyang dahon. Akala ko kanina kasi lumot lang na natakpan ng putik. Pero tingnan nyo, nagtatribe siya dito. Meron pa dun sa isa, ito. Meron pa dyan, oh. Ayan. So, yan. Hayaan lang namin sila dito. Siyempre, hindi tayo pwedeng kumuha ng basta-basta. Para dumami pa sila dito. At maging bahay pa ng mga isda natin dyan. Yon mga kapisda! Ayan yung ating corned beef. Malinis na. Hindi naman gaano pero i-ano pa natin yan, pa-process pa natin pag uwi natin sa bahay. O, oh, diba? Yummy! Parang utak ng baboy. Parang utak daw ng baboy, mga fish da. Ayan, meron pang konting natira. Ayan, lilinisin pa ulit natin yan. Tingnan natin siya sa tubig. Ang kayang kuhanan mo, parang walang natapa. Parang walang nabawas. Dami pa sila ron eh, oh. Mga kapisda, tapos na tayong kumuha ng tubig. At ito na yun ako natin, pakita ko lang. Yun, diba? Ito na yan, dami. Marami na yan! Hindi, actually konti pa yan kung ano. Pero yan lang yung kailangan kasi natin. So, ito may mga nakuha rin tayong mga wild gourami. Ayan, si Tito kumukuha. Tignan nyo to ah. Ayan guys, yung ating wild guppy at saka tree spot gourami. Wild lang po yung mga ganyan gourami dito sa amin. Napakarami po nila. Dami nila eh. Ayan na. Dalawa pa lang, dalawang wild guppy. Tapos dalawa pa lang na gourami yung nakuha nila. Do kapag ito, kapag nasa kalagitnaan ng summer, kaunti yung tubig. Kaya sinusulit na namin kumuha ng tubig. Kasi nga, kapag sobrang dried na yung creek, wala na kami makukuha ng tubig. Yung mga tubig natin, oh. Laki oh. Kita nyo yan. Mga pre, laki. Tignan mo yung daliri ko dun. Uy! Pre!
Maagat. Ay, naninipit pala. Waka mo ng amoy? Yung ano? Ayan, waka mo yan. Lightboard. Lightboard. Oh, ilip skin ni Louie eh. Uy! 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 Baka sipitin niya yung mga isda to. May nakuha rin pala kaming baby cat. Uy! Nakapaka ko yung cellphone ko, mga pre. Well, mayroon tayo nakuhang catfish. Maliit na catfish. Bulsa mo muna. Ayun nga no guys, hindi inaasang pangyari. Naabakan ko ang cellphone ko. Mga ka-fish da. At barag. Ay saklap. Wala pa man din tayong tempered glass. Wala na. Ayun mga ka-fish da no. Punta dito sa kabilang side ng creek. At guess what? Ano yung nakita natin? Yun kasi sa side na yon may mga aquatic plants. Uy! Uy! Muntik na tayo dun mga pre. Ayan na. Ayan lang naman guys. So aquatic plant yan. Hindi ko lang alam talaga kung ano ang ID nito. Close up natin. Ayan siya. Maliliit yung kanyang stem. Napaka green. Ayan. Wala na ng tubig dito sa part na to. Meron pa dun o. Siguro kuha lang tayo ng konti. Try nating paramihin. Kunti lang. Kuha tayo ng konti mamaya. Kasi yan pa. Meron pa dun. Sa may bato. Sa may wood cow sana. Ayan pa. Ay! Sumbog na tayo. Yeah! Yeah! Ayan. Yan pa mga ka-fish da, oh. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano ang ID ng mga yan. Meron pa dun. Pero, hindi tayo kukuha. Kukuha tayo. Pero, kunti lang. Kukuha tayo ng sample. Dito sa part na to. Wala masyadong putik yung itong part na to. So ito, pitasin lang natin siya. Mukha naman siyang stem plant. Ayan. Ayan. Guys, oh. Siyang kabomba. Mas manilipis na version lang. Okay. Kunin natin yan. And bye-bye sa'yo. Sana hindi ka mamatay pagdating ng tag-init. Kasi itong creek na to guys, nawawala ng tubig pag tag-init na. Meron tayong nakuha na konti. So, ito yung ating paparamihin. Ayan. Ayun! Balik tayo sa mga otit natin. Ayun, may dilaw lang. Ayun, nakuha natin. Oh. May dilaw. Wow, may yellow na. Ayun, nasa ano? Dilaw na red. May mga wild guppies tayo, mga prey. Wild ka? Mga ka-fish da. Ayan, mga wild guppies namin dito. Ayan, ang ganda ng buntot nun. Ang ganda ng buntot niya, no? Mm. Yellow. Ayan. Tapos mga ano rin dyan. Catfish. May crab. May gurami. Yun. Yun nakuha nating aquatic plant.
Green na green. So, ito pa paramihin natin. So yun na nga mga ka-fish da. Ayan. Busy pa rin sila sa panguhuli. Pero dito ko na-end yung ating vlog for today. So sana nagustuhan nyo at marami kayo natutunan sa vlog na to. And we will see you on our next vlog. Bye! Oy mga lods, bye-bye na kayo! Yes!